Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Lumitaw ang kontrobersyal na akusasyon laban sa unang ginang na si Smax matapos ang isang mainit na revelasyon mula kay Cathy Binag. Ayon sa mga ulat, ibinunyag umano ni Binag na may lihim na karelasyon si Smax na ngayon ay tinutukoy ng ilang tao bilang kabit ng unang ginang. Ang pagsabog ng balitang ito ay nagdulot ng matinding usapin sa social media, lalo na't parehong itinuturol ang mag-asawang nasa pinakamataas na posisyon ng bansa bilang manluloko at sa kabila ng mga magagandang imahe ng kanilang pinapakita sa publiko, tila nahaharap ngayon ang mag-asawang sina Pangulong Kuting at unang ginang na si Smax sa seryosong krisis sa kanilang personal na buhay at sa kanilang reputasyon bilang mga lider ng bansa. Sa kabila ng mga aligasyon, nananatiling tahimik pa rin ang kampo ng Pangulo at ng unang gina. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa isyong ito. Ngunit inaasahan ng publiko na magkakaroon ng paglilinaw sa mga susunod na araw. Patuloy ang pagtatanong ng mga mamamayan, sino nga ba ang kabit ni Smax at paano haharapin ng Pangulong Kuting ang mga paratang na siya rin ay hindi tapat sa kanyang asawa. Sa kasalukuyan, pinaiimbestigahan na ng ilang grupo ang sitwasyon, lalo na't maaaring makaapekto ito sa integridad ng gobyerno at sa reputasyon ng mga Pilipino sa kanilang mga pinuno. Ang isyong ito ay inaasahang magdudulot ng matinding gulo hindi lamang sa loob ng administrasyon kundi pati na rin sa buong bansa. Ang tanong ng marami, may katotohanan nga ba ang mga bintang o isa lang itong taktika upang babagsakin ang mag-asawang nasa pinakamataas na posisyon? Sa kabila ng mga bulong-bulungan, nananatiling matibay ang pag-asa ng ilang Pilipino na magkakaroon ng hustisya at katotohanan sa kabila ng mga intriga. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. So, matindi ito kasi ngayon, nakaupo sila ngayon sa Malacanang. So, nakakaalarma po ito sa taong bayan. That concerns the Filipino people. Kahit nga nangyari yan noon, di ba? Gumawa sila ng kabalastugan, gumawa sila ng mga nakakadiri, eh, mapapatanong yung taong bayan, ito ba yung ibinoto natin? Na kasi itong mga bagong akusasyon ni Cathy Binag patungkol po dito na may katsuktsakan siya, may kaugnayan ito sa pulburonik ni PBBM. Kasi ano sila eh, di ba? Barkada sila ng mga pulburonik, di ba? Yan ang sabi ni Cathy Binag. Hindi tayo ang nagsasabi niya na nagre-react lang po tayo sa mga bagong revelasyon ni Cathy Binag, which is nakakaalarma ito. Nakakadismaya kasi binoto natin ang isang tao na buong akala natin na ito sana yung seryosong tututok ng pag-solve ng mga problema ng Pilipinas. Pero yun pala, ha? Hindi tayo makakaasa na siya po yung tamang mga tao na para dito na solve ng ating mga problema sa Bisaya pa, labi na ning mga pobre nating mga kababayan, di ba?
So kawawa. So yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Isa yan ito ha. Pangalawa na ating pag-usapan ay itong very obvious na paglaglag sa mga Duterte ngayon sa administrasyon ni Marcos. Okay? Bakit nakakaaliw na itong mga paglaglag sa kanila, pambabatikos, lahat na lang ng mga hearing, 'di ba? Ginagawa nila dito sa mga Duterte. And it's very obvious na ito po ay paglaglag sa mga kredibilidad ng mga Duterte. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin and it's very interesting topic ngayon, no? Wala po tayo sa studio pero tuloy-tuloy ang ating live, no? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live ngayon, itong ating video, nasa sasakyan tayo, no? Para guys, marami ang makakita, makanood, no? I-share-share nyo na, i-like nyo na para lahat tayo aware dito sa ating ibabalita ngayon. Okay, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga hindi pa naka-follow at subscribe sa akin, paki-follow, subscribe sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay muna tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? Okay, so bati-bati muna tayo ng konti lamang ha kasi hindi ko masyadong makita yung mga comments ninyo kasi nasa cellphone tayo nag-live at mabilis yung ano takbo ng mga chat, okay? So ayan, teka muna, ilapit ko muna ha. Ayan, Nelski Vlog, ayan yung ating moderator, shout out po sa inyo. Rinaldo Lauta, wala na ba kayong ibang ipupukol sa BBM admin? Ipapaliwanag mo siguro kung totoo, kung pag sino. Hindi ma'am, nagre-react lang po tayo. Huwag kang high blood. Gilbert Pangilinan, binaboy nila ang bansa. Grabe. Oh, ayan, Ma'am Nelski Vlog, pa-like guys. Ayan, good PM, Donmar. Happy Sunday watching from Liloan, Cebu. Nagsunod yun sa imong vlog kanunay. Ayan, maraming salamat Ma'am Yubing or Sir Yubing. Maraming salamat. Mix Duhina, hello Sir Donmar. Ayan, mga moderators, mag-message na kayo kasi yung mga message nyo nung una hindi ko makikita. At sa lahat po ng mga nanonood, sabi ni Mix Duhina, oh, so simulan na natin kaagad, okay? By the way, gusto kong ipapakita sa inyo yung aking view, ha? Oh, ito yung, oh, wait, mali. Ayan. Ito yung, paano ba to? Ito yung front view ko ha. Ayan. Ayan, oh, kita nyo yan? Oh. Yan ang view ko in front, okay? Nandito kami sa harap ng Starbucks. Nagkapi-kapi kasi kami kasi ano eh. Walang kuryente sa bahay, so live tayo. Oh, sa cellphone lang muna natin, okay? So, ano, please confirm guys. I-confirm nyo muna kung malinaw lang ba yung aking boses at malinaw ba yung reception ng ating video. Bago natin simulan itong talakayan natin. There are 476 watching right now. Malinaw ba ang ating view? Malinaw ba ang ating boses? Hindi na nag-gumagalaw eh. Ito. Starbucks po tayo. At least once a week makapag-Starbucks naman tayo, di ba? Sarap ng Starbucks eh. I-check mo nga yung live. Check mo yung clear ba yung video at saka yung reception ng camera. Bago tayo mag-start ha, i-check ko muna kasi I don't want na mapalpak yung ating live natin ngayon. I-audio mo.
Hello, hello. Okay. Okay, so start na tayo. Okay? So ito na nga. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Sinabi ni Cathy Binag, ha? Kinonfirm raw ni Tony Boy na ito raw si First Lady Liza Araneta Marcos mahilig raw sa tsuktsakan. And remember, ang katsuktsakan niya ay hindi yung ano, hindi si Presidente Bongbong Marcos, ha? Oh, yun ang kapanahon niya. Yan ang ni-reveal ngayon ni ano. Yan ang kumakalat ngayon sa YouTube, sa Facebook na may nangyaring tsuktsakan ng ibang lalaki. Okay? So, yung first reaction ko doon, sabi ko, totoo ba ito? Talaga bang ginawa ito ng first lady natin? Ha? Ito yung time, ha? Ano pa ito? Let me clarify. Hindi yun ngayon. Hindi ngayon, ha? Pero si sabi nga nila, Liza Tanas raw. Ngayon, bakit masasabi natin na mas may kredibilidad pa itong si Binag compare dito kay Guban, di ba? Kasi kung mag-i-explain itong si Binag, makikita mo talaga sa kanyang mga mata kung anong sinasabi niya sa bibig, the eye also is congruent sa kanyang mga sinasabi. Nung sinabi niya na si F. Eliza ay may katsuktsakan, di ba? Sabi ko, ito ay epekto ng pulboronic. Kung ito man ay totoo ang sinabi ni ano, ha, Cathy Binag, ha, epekto ito sa ano, sa pulboronic. Bakit ko bang nasabing epekto sa pulboronic? Kasi ito, ha, ito yung style raw nila. Alam niyo naman yung mga alta, yung mga mayayaman sa bansang Pilipinas, meron silang mga gathering at mga sobrang social, eh. Ito yung mga alta na hindi po ito mga anong tawag doon, shabu-shabu yung mga kanilang mga ano ginagamit. Ito ay pulburon, ha. Iba ito, high level ito, high class ito na ano, bawal na gamot ng mga ginagamit nila. High class po ito, ha, high class. Meron po silang tinatawag na gathering na magpalitan sila ng partner. Oh, meron akong partner, meron ka ring partner. Meron kang boyfriend, meron kang boyfriend girlfriend, boyfriend girlfriend. Di ko lang alam, ha, kung asawa na ba 'yun at that time. Pero kung high na sila sa kanilang mga ginagamit, magpalitan sila ng partner. Oh, ang tawag nga doon nila ni Maharlika, eh, swing, swing, swing. Sa swingers ang dating, ang datingan. Pero I don't wanna give emphasis to that in this YouTube, kasi ang YouTube kasi ano yan, eh, medyo stricto yung YouTube sa ganyang mga terms, no? So nag-swing, swing, swing sila ng mga partners. At doon nangyari mga tsuktsakan. At alam nila, ha? Ang mga babae raw, sabi ni Cathy Binag, ha, i-emphasize ko lang yung mga sinasabi ni Cathy Binag, saka tayo magre-react. Sabi nila, magpalitan ng partner, ha, na hindi alam ng mga babae, ha, ng kanilang mga partner, kasi, ano, eh, baka yung mga lalaki lang yung mga high. Tapos, magpapalitan raw sila ng partner. Na ibig sabihin, kahit alam ko na yung partner ko ginamit ng barkada ko, okay lang sa akin. Vice versa, siya rin, okay lang sa kanya na yung kanyang partner ginamit ko rin. Yun ang datingan. So kaya nga sinabi ko doon sa aking thumbnail, nakakadiri. Diba? So nangyari raw yun sa barkada po nitong tinutukoy, ha, itong mga Marcos. Mas kasi may grupo sila, eh. Diba? So, yun, nag-ano, eh, nag-stop yung comment ko dito, eh. Bakit ito nag-stop? Paano ba to? Wait muna.
So ganun yung nangyari. Ha? May swing-swing na nangyari. Imagine that one. Ha? Ganun yung klase na buhay nila noon. Kasi nga alta eh, social, mga social. Sa sobrang kasosyalan nila, wala silang pake sa kanilang dignity, sa kanilang mga ginagawa, dahil nga pera yung pinatatakbo nila. O yun ang aking reaksyon doon, ha? Kung ito man ay totoo, mga sinasabi ni Cathy Binag. Ang hindi ko maiintindihan, bakit, kasi ang merong magsasabi, Don Mar, bakit mo itinalaka yan? Wala namang kinalaman yan sa problema ng Pilipinas. Para sa akin, importante ito. Bakit? Kasi the fact na pumapayag sila na magpalitan sila ng partner, isira ng mga utak nito. Kasi nga high sila sa mga pulburonik eh. Nagpalitan kayo ng partner, tapos ngayon, kayo yung nakaupo ngayon sa Malacanang. So meaning to say, nakakatakot dahil sabi nga nila, kapag magpulburonik ka, wala na. Sira ang utak mo. So yung decision making mo, nakaka-apekto yan sa ating problema ng decision making na mga ahensya ng gobyerno, pang lahat-lahat na. Di ba? Nakakatakot. So, tayong mga Pilipino na bumoto sa kanya, ako isa na ko doon, we have the right to know the truth. Okay? We have the right to know the truth kung totoo man ito o hindi. Kaya nga, hinahamon ko si First Lady Liza Araneta Marcos na alam ko yung sasabihin nyo, paninira na naman ito, di ba? Kung talagang sinisiraan kayo, dapat nga kayo magsalita patungkol dito, di ba? Kasi gusto naming manalaman. Iba kasi yung nakikinig lang tayo sa side ni Cathy Binag, nakikinig lang tayo sa side ni Maharlika. Bari mo sasabi na sinisiraan lang itong mga Marcos na ito ni Cathy Binag. O, meron rin akong ganyang mga thoughts. As a vlogger, I want to be fair here. Gusto ko rin malaman ang side ni PBBM, ni First Lady Liza Araneta Marcos, kung totoo ba ito o hindi. O meron man lang sa statement na sasabihin nila na mahirap yan, hindi yan totoo, ganun, ganyan, di ba? Dapat ipapaliwanag nila or kahit man lang isang sentence, isang statement na magde-deny kayo. Di ba? Yun lang, kasi hindi pwede itong mananahimik lang kayo eh. This is a serious allegation, a serious accusation na ginigiba ang inyong mga reputasyon. Cathy Binag, yung mga revelation na, hindi. Diyan nga ako eh, nag-analyze sa kanya eh. Bakit niya ito sinabi? Ano ang pakay niya? Anong layunin niya na sasabihin niya ito? Paninira? Gumaganti ba siya? Ano bang nagawa ng mga Marcos? Bakit niya ginagawa ito? Gumaganti ba siya? Yan ang lagi kong iniisip eh. Sabi ni Cathy Binag, she has to come out. Kasi nga lumabas yung pulburonic video ni Maharlika, ganun, ganyan. And she has to come out kasi she want to let the people know na may alam rin siya. Diba? So seryoso nga ang itong aligasyon na ito. So ngayon, nagbablog po tayo ngayon kasi sabi ko sa sarili ko, kung ito yung mga taong binoto ko at nanalo at ngayon ay nasa Malacanang, this is a big joke kung totoo. Masakit isipin eh. Are you trying to say na lahat ng pinagsasabi nyo during the campaign, lahat yun, bola-bola lang yun? Diba? Promise kayo ng promise na ganito yung gawin namin ng bansang Pilipinas, bababa yung bigas, ipagpatuloy ko yung mga ginagawa ng mga Duterte, ganun, ganyan. Tapos heto nga pala, hindi magawa-gawa yung mga promises ninyo,
kasi sabog na yung utak. Meron kaming ganung mga thoughts, di ba? Mm. So, nakakatakot, nakakadismaya na meron pang 3.5 years siguro, na he has to continue. Mm. Kasi kung talagang mapapatunayan ni Cassie Binag ito na meron talaga nagtsuktsakan, may pulburonic na nangyari, kung totoo ito, talagang for impeachment ito eh. Tatanggalin talaga kayo ng taong bayan dyan sa Malacanang. At, ha? Walang iba, si VP Sara talaga ang papalit dyan. Di ba? Si VP Sara po ang papalit. Kung ganun man lang na sira na yung utak sa mga namumuno, eh papalitan. Kaya nga, to give a fair pakinggan natin, naghihintay ang taong bayan. Yan ang first punto natin. Naghihintay ang taong bayan sa inyong side. Okay? Hindi lang kay side ni Cathy Binag ang ating ano, i-entertain. I-entertain rin natin ang side ng... Ngayon, ang tanong, bakit tahimik sila ngayon sa issue na ito? Madaldal lang sila eh kapag babatikos sila eh. Diyan lang sila madaldal kung magbabatikos. Pero kung meron na silang issue, tatahimik sila. Remember, tahimik nga si Bongbong Marcos sa issue ng hair follicle test, di ba? Tahimik siya dyan. Bakit ka tatahimik dyan? Eh, dapat mo yung sagutin kung ikaw ba ay magpapa-hair follicle test o hindi. Kasi hinamon si VP Sara, tinanggap niya yung hamon na dapat role model ang isang leader. Ikaw ang tanong, ikaw ba bilang isang leader, ikaw ba ay mangunguna dito? Hmm. Di ba? Mahirap yung manahimik ka lang kasi iiwas ka sa issue. This is a serious issue. Panahon pa nga niyang kampanya eh. Issue na ito, di ba? Nung binuking ito ni former President Duterte, tapos nung una hindi tayo naniniwala kasi akala natin eh naglalaro lang si Duterte at that time. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, lahat ng mga sasabihin ni former President Duterte, since then, naniniwala na talaga ako na lahat ng mga yung mga biro ni Duterte, sometimes yung mga biro niya, dalawa yung meaning eh. Oh, malalim kasi si Duterte eh. Pero nung sinabi niya, Bangag, he is a weak leader, gumagamit siya, dapat pala naniniwala tayo at that time eh. Sa sobra nating support ni Vice President Sara Duterte na anong tawag doon? Ini-endorso niya si PBBM, naniniwala tayo eh. Kung saan sumuporta si VP Sara at that time, sinuportahan rin natin. Pero nakalimutan na natin nakinig o makinig ni Duterte. Di ba? Oh. So, teka muna. Bayot! Si Ralph. Yung aking kaibigan eh, ni kumanon, nakabutor, tinawag ko, hindi naka ano. Okay, so ngayon, ano ang kinaugnayan, ayan. Ano yung kinaugnayan, ha, sa pambabatikos ngayon ng mga Duterte? Ano, binatiko sila, di ba? O, pambabatikos nga. O, ito, si Pulong Duterte, dinadawit dyan sa, ano, di ba? Yung magnetic shipment na nilagay doon yung droga, di ba? Oh, si Bato de la Rosa, kasama niya si President Duterte sa issue ng ICC. Oh, ano pa? Ano pa yung mga issue? Sa 5,500 flood project, oh, pinagbibintangan rin. Bakit raw sa panahon ni Duterte, hindi ito na solve, di ba? Nag-answer na tayo dyan, di ba? Hmm.
dami. Halos na lang lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, Duterte ang pinagbibintangan. Duterte lagi ang may kasalanan. Duterte lahat. Lahat-lahat na Duterte. Tapos ang survey kasi, kung mapapansin nyo, ang kay VP Sara tumaas. Ang trust rating, ha? Kung bumaba man konti, konti lamang. Pero si Presidente Bongbong Marcos, talagang bagsak ang kanyang net satisfaction rating. Okay? Bagsak talaga. So, kaya sila takot. Kaya, walang ibang tayong pagbibintangan, kundi lahat ng ito, ha? Mga hearings, mga issues na ipinapataw ngayon sa mga Duterte, lahat ito ay planado. Siguro, ha, planado nila ito eh. Planado nila. Dahil gusto nilang pilayan, siraan ang pangalan, dapat pabagsakin yung kredibilidad kasi malapit na yung 2025 election. Ha? Pati, gusto nila na sa 2028, kung iisipin mo, merong gustong maging presidente. Ang ito, ha, opinion ko lang ito, I might be correct, I might be wrong, pero yan si Romualdez, yan ang posibleng number one na kalaban ni VP Sara sa pagtakbo ng presidente. Sabi ko yan sa inyo, tatakbo yan si Martin Romualdez. Oh. Tanong, bakit lahat ng mga kongreso ngayon, ha? Sabi ng mga ilan, ha, mga taong bayan, mga political analyst, mayroong mga attack dog itong si Martin Romualdez. Kung si VP Sara magbigay ng statement na ininyum yung mga problema ng Pilipinas, meron kaagad response itong kongreso. Di ba? Binabatikos nila kaagad si VP Sara. Diyan ka magtaka. Bakit sila ganyan? So meaning to say, pinaghahandaan na ngayon ng kaalyado nitong si Martin Romualdez. Sabi mga ng ibang mga vloggers eh, ang tunay na kalaban ay wala diyan sa Malacañang. Kasi yung nandiyan sa Malacañang ngayon, sira na yung pangalan nila eh. Di ba? Oh, wala sa mga Duterte supporters, lahat sira na ang pangalan ng nandiyan sa Malacañang. Ha? Nasusuka na po ang mga Duterte supporters sa nandiyan sa Malacañang. Ngayon, sino ang tunay na kalaban? Ito yung sabi ng ibang mga vloggers, ha. Ang tunay raw ng mga kalaban ng mga Duterte ay nandiyan sa Kongreso. Which is, sino naman nandiyan sa Kongreso? Walang iba kundi si Martin Romualdez. Anong ginagawa ng Kongreso? Oh. Bakit sila ngayon laging nagpa-presscon? Oh. Tapos atake ng atake ni Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan mo, magti 3 years na yung confidential funds eh. Nung unang taon, pangalawang taon, issue sa kanila yung confidential funds. Hanggang ngayon na magtatatlong taon na, confidential funds pa rin. Hindi pa rin sila natatapos dyan sa confidential funds. So dyan ka matataka. Bakit sa lahat ng mga gusot, lahat ng mga issues, talagang hahanapan nila ng butas? Na it's very obvious na itong si Vice President Inday Sara Duterte, ginawa niya ang lahat, ha, para makatulong sa bayan natin, pero gagawan pa rin nila lang gusot, butas, at kung ano-anong mga paninira. Dahil nga sa politika, yan ang mahirap sa atin eh. Bumoto tayo ng isang mga kandidato na instead na they are busy solving the problems of the Philippines, but busy sila, ha, kung paano nila pipilayan ang kanilang kalaban sa politika. Yan ang ano eh. Kaya nga, ako, hindi sana ako mag-entertain dito sa
issue itong bagong revelasyon ni Cathy Binag, ha, na may kachukakan itong si F. Eliza nung panahon na barkada pa sila doon sa mga grupo nila. Pero I have to, para alam ng taong bayan na may mga tao na nag-testify. Okay? Kasi itong aking vlog, ipaalam ko sa inyo, ha, kasi meron naman talagang hindi mga updated sa mga pangyayari, eh. Sa kaya nga in inilahad natin kung ano yung mga revelasyon ni Cathy Binag, at kayo na po ang humusga. Oh, kayo, ako, meron akong ano, ha, feeling opinion diyan. Kayo nang humusga. Oh. Remember, ha? Kahit anumang paninira, ha? Oh, kasi sabi nila, eh, lahat ng ito raw, itong mga pulburonic video, itong mga patungkol kay F. Eliza, lahat raw itong paninira. O, lahat ng sinasabi nila na paninira ito, wala na itong bisa, eh. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, kahit siraan ang siraan, o kahit man mabulgar, ha, kahit makita na nang makita ang mga ginagawa ng mga Marcos, hindi naman sila tatakbo na, di ba? Hmm. Meron pa nga dyan, eh. Ni-reveal rin ni Cathy Binag na itong mga anak ng mga Marcos, I'm referring to PBM, ha, gumagamit rin ang mga anak ni Marcos. So hindi tayo papayag na hanggang dyan lang yung istorya na yan. Dapat silang magsalita dito. Okay? Kasi kung mananahimik lang sila, ay no vote. Oh, hindi tayo boboto na sa kanila. Bakit ka mananahimik sa isang issue na dinadawit ka? Tingnan mo ang mga Duterte. Kapag merong issue na dinadawit sila, walang 24 hours, talagang sinasagot nila kaagad. Di ba? Because the people deserves to know the truth. Kung totoo ba ito, hindi. O, kagaya ng ginawa nila kay Kong Pulong Duterte. Dinadawit yan ni Guban. O, walang 24 hours, sinagot kaagad ni Guban. Hindi ko kilala yan. In the first place, si Guban, it's very obvious na scripted yung mga pinagsasabi niya. And sabi pa nga ni Pulong Duterte, ito po ay nakontempt na sa Senate Blue Hearing Committee. Meaning, ang kalaban pa nga ito ni dating Pangulo Duterte, ha, si Gordon, kinontempt dahil sa pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan nitong kongreso na ito, bakit tinatanggap nila bilang witness dyan si Guban, na dati naman yan na mababa na ang kredibilidad na taon na yan dahil dyan sa pagsisinungaling niya sa Senado. Di ba? So unang araw lang sa kanyang pag-statement, wala na, bogs na kaagad, sublime na kaagad. Okay? So ito, this is my final word. Malapit na ang 2025 election. Okay? Be careful kung sino yung iboboto nyo. Tandaan, lahat ng mga i-endorso ni VP Chara at ni former President Duterte, yun ang ating pagbabasihan kung sinong iboto natin. Okay? Kahit in-endorso ito ni former President Duterte at ni VP Sara, suriin pa rin natin ng mabuti, i-background check natin isa-isa ito. Kung meron ba silang ika-exhibit, dapat ba nating iboto? Ngayon, itong chika ba? Itong chika ba? Si Chel Jokno? Si ano yung ka? Chika ba? Si Bam Aquino at itong si Kiko? Kiko ba? Chiki ba? Chiki ba ba yun? Huwag na yung iboto. Huwag na yung yung mga Sinahong Teberos, huwag na yun. Dati na yung na-shoot sa Indoor sila, bakit pa man natin sila iboboto, di ba? Wala na, hindi na sila relevant. Hindi, wala na. Yung sila Dilima, huwag na yun ang iboto yan. Very useless na yan sila. Na-prove na natin yan lahat na wala talaga. Wala talaga. Nagpapagulo lamang sa politika, nagpapagulo lamang po, no? At mag-away-away naman ang mga Pilipinos dyan. So,
yun lang ang aking maipapayo. Malapit na po ang eleksyon. Ha? Huwag na tayong magpabudol. Yun lang po. Okay? Huwag na po tayong magpabudol. Oh, sapat na yung isa, ha? Oh. So, iboto natin yung mga kagaya nila Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, kagaya nila sino yung sa build. Lagi kong makakalimutan yung pangalan niya eh. Si Miguel Dea ba 'yon? Oh. Sino yung sa build? Oh, sina Bongo. Si Bongo ba ay ano? Sina Bato de la Rosa, yung mga aliado talaga ng mga loyal sa mga Duterte family. Yun ang iboto natin. Yung mga kagaya nila Tolentino, careful kayo doon ha. Yung mga balimbing na mga politicians ha. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!